Magandang araw mga ka-Chicken Talk. Medyo malayo-layo po ang narating ngayon ng Chicken Talk. Lumipad tayo ng mahigit isang oras. At ngayon, nandito tayo sa sinasabing isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Palawan. At syempre, pag pinag-usapan ng Palawan, itong kasama natin ngayon na interviewin, parte na ito ng istorya ng sabong sa Palawan. So, hindi ko pwedeng lampasan ito. Kahit pa sabihin, medyo busy siya sa ngayon sa negosyo, hindi magiging ganito ang kalagayan ng sabong sa Palawan kung walang naging papel itong taon to. Walang iba kundi ang aking kaibigan, Engineer Vic Sanchez. Vic, magandang araw sa iyo, pare. Sabongero, 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 ganyan ang sabongero, tunay na mag-inoo. Magandang umaga. Ang lamig ng kamay mo, pare. Malamig dito eh. Magandang nervous. Umati ka muna sa mga ka-Chicken Talk natin. Ay, magandang araw mga ka-Chicken Talk. Welcome po rito sa Palawan. Dito po sa aming munting farm sa Bakungan, sa Puerto Princesa. Yun, no. Pare, last ko nagpunta rito, 2011 pa. Mm-hmm. No, nagano tayo, Thunderbird Palawan Challenge. Ang laki na ng pinagbago ng Palawan. Matindi na ang Palawan ngayon. Siguro yung development ng Palawan sa past 20 years, nagawa lang sa loob ng 5 years. Ah, ganun, ha? Ibang klase. Oo, talagang marami nangyari. Marami nangyari. Napasabay sa buong Pilipinas na yata. Napabor, pero sa case ng Mimaropa, parang more than 50% ng pondo ay sa Palawan. Sa Palawan napunta. Talagang concentrated. International airport na. Yes. Diba? At saka meron pa kaming 6-lane superhighway. Ah, talaga? Yeah, stretching more than 500 kilometers. Hanggang saan yan? From El Nido hanggang sa dulo ng island sa Batangas. Gawa na ba yan? Ongoing. Ibig sabihin, hindi na gano'n ang biyahe papuntang El Nido. 100% na puntang El Nido, diretso. Kaya ngayon, expansion na. Pinapalapara na. Okay. Pero ngayon, maayos na yung daan. Maayos, 100%. 100%. Hindi na bako-bako. Wala nang bako-bako. Dahil nung nagpunta yung anak ko, bako-bako daw eh. Wala na ngayon. Nanay ko saka anak ko, mas maalon daw sa daan eh. Yung dating 5.5 hours, kaya na ng 3.5 hours. Ah, okay. So, pwede na pala. All the way to south. O yan, mga ka-Chicken Talk. Huwag na kayong ma-discourage ang pumunta na El Nido. Ganun na pala ang kalsada, maganda na raw. All the way to south, 500 kilometers. More than 500 kilometers. Maganda na yung daan. Maganda na yung daan. At magiging 6-lane pa. Magiging 6-lane pa. Lalapad siya. Kasama to sa project ng dati pang administrasyon na Roro from mainland Roro hanggang Malaysia. Talaga? Hanggang Malaysia. Ang sarap magbenta ng manok niyan. Masarap doon. Anyway, si Vic po ay isang engineer ka, Vic, di ba? Yes, yes. Isang engineer. Isang contractor. Yes. Di ba? Pero talagang taga-Palawan ka. Taga-Palawan. Tubong Palawan. Tubong Palawan. Although matagal din ako nanirahan sa Maynila, pero ganun eh. Babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Oo, syempre. Kung ako taga-Palawan, babalik talaga ako rito. Talaga. De, alam mo, pag napunta ka ng Palawan, parang napaka-peaceful. Tapos nature, di ba? Totoo. Ang sarap huminga dito. Kahit maiwanan mo nakabukas yung kotse mo, parang walang problema. Walang rebel problem. Wala. Diba? Meron man isolated. Konting-konti lang, di ba? Walang maliit. Anyway, Vic, anong pangalan ng farm mo? Itong farm ko, kasi hindi naman ako gaanong nagko-commercial, kaya parang hindi ko intended na bigyan ng pangalan. Pero recently, nahilig ako sa mga manok na puti, no? Na sinibalang. Ito, ang daming sinibalang ngayon. Sinibalang. Sa local namin kasi, dialect, ang tawag namin sa ganyang kulay, bulak damo. Bulak damo. Bulak damo. Yung puti, yung bulak. Parang no, mulaklak sa damo, eh, di ba? Kasi continuous daw yung panglulugon. Kaya bulak damo. Kaya itong farm ko, dahil concentrated ako sa mga ganong kulay, tinawag kong bulak damo ganyang farm. So parang yung damo na mumulaklak? Parang damo na maraming puti. Dahil doon sa naglulugon siya. Continuous molting yan. So bulak damo ganyang farm. Anyway, ang unang pag-usapan natin, medyo flashback tayo ng konti. Alam mo, hindi ko makakalimutan, ikaw ang nag-convince sa akin o nag-request sa akin na sana magkaroon ng seminar ng mga sentensyador. Yes, yes. I remember that.
Sabi mo sa akin noon, may problema kami sa Palawan. Dadalawa lang yung maghahusay na sentensyador. So parang medyo hostage kayo. Hindi natin, naman? Ito. Medyo pag mayroon dumadaan yung sentensyador, nabubuli. Tapos yung dalawang sentensyador, medyo nakukontrol, iniikutan yung mga mananabong nagmumotor. Pwedeng magwelga, parang hindi matutuloy ang sabong pag pinagkaisahan ka ng sentensyador. Kontrolado nila. Okay. So ikaw yung nagsabi sa akin na pwede bang dalhin si Berong dito at magpa-seminar tayo ng sentensyador. And it was very successful. Natandaan ko doon tayo sa farm ni Baham Mitra noon. Alam mo, Vic, after that, tinuloy-tuloy ko yun. Ang dami natin napuntahan. Hanggang Pangasinan, hanggang Davao, Dumaguete, Cavite, Masbate. Dami. Si Berong kasama ko. Ang kagandahan naman, nung naupo naman si Baham Sagab, inadapt niya, tinuloy niya. Di ba? So, nilagyan na niya ng mananari at saka manggagamot. Ikaw ba, Vic, galing ka sa lahi ni Sabungero? Yung tatay ko, kung natatandaan ko pa, nagsasabong-sabong siya, palay pa yung pakain nun eh. So, hindi naman gaano, pero influence ko siguro, siya pa rin. Dugo niya? Oo, pero parang wala namang gaanong malaking sabong nun eh. Na-fascinate lang ako sa sabong. 6 years old ako, tatandaan ko pa eh. Meron ako isang uncle, nakita ko sa farm niya, sa yard niya, mayroong gumagalang mga manok. So, gustong-gusto ko yung manok na maraming daladalang pamilya niya, mga babae kasama. So, parang gusto ko yung parang... So, at 6 years old, na-fascinate ka na? Binigay sa akin yung manok na yun. Okay. So, mula noon, fascinated na ako. Parang gumagawa ako ng kulungan. Siguro from 6 years old until today, yung fascination ko, yung passion ko sa ano talagang yumabong. Nandun pa rin. Okay. As far as you can remember, kailan ka talaga nagkaroon ng sarili mong manok? Yung 6 years old, nagkaroon na ako ng sarili kong manok. So, meron akong yung mula sa isang tandang na yon, nagkaroon ako ng 2 pang inahin na mga native. Okay. Inalagaan ko yun sa backyard namin, umabot yun na magit 100. Naparami mo na ganun? Naparami ko ng ganun. Sa yung anak noon, tatandaan ko pa eh, 10 ano, siyamang babae. So lahat ng siyamang babae, nagkaanak yun. But medyo experience ko, after, ano, naubos ng peste. Pero hindi ako naghinto doon, dire-diretso yung... Nung araw, ang tawag natin doon, peste. Peste. Di ba? Saka, nung araw, parang pag nakaranas tayo na peste manok, parang ang feeling natin, malas tayo, minalas. Di ba? Totoo. Hindi natin alam, sakit pala yun. Na kayang gamutin ng, kayang solusyonan ng bakuna. Wala tayong alam nun eh. Wala pa tayong alam nun sa mga ganon. Anyway, magbabalik po tayo with our interview kay Vic Sechas at mamaya pag-usapan natin anong naging papel ni Vic para i-develop or i-uplift ang sabong dito sa Palawan. Pagbalik po ng Chicken Talk. Before, ang sabong natin dito, hack fight. At saka meron din tayong derbies, pero lahat takot sa Maynila. Ako yung nag-spearhead ng grupo Ipon-Ipon kami ng manok. Sari tayo sa Maynila. Sa pinag-usapan pagkat ganyan kung mag-isip ganyan kung makitu. Magandang umaga, mga ka-Chicken Talk. Andito na naman po tayo sa Liga ni Jap Gagalak at ang inyong pulingkod, Jap Gagalak ng Library Game Farm para magatid sa inyo ng konting dagdag kaalaman tungo sa mas maayos ng pagmamanok panabong. Napag-usapan na natin ng mga nakaraan yung ating pag-aalaga ng sisil, vaccination, at ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung ranging kasi panahon na
para mag-range tayo. Gano'n ba kahalagang ranging? Sa ranging sila natututo ng tinatawag kong gulang. Pag-aagawan sa pagkain, paglipad, pag-explore, pagkakalkal ng lupa, insekto, at naturally, yun yung kanilang buhay bilang manok panabong. So, ibigay natin sa kanila yan sa pamamagitan nga ng ranging. Ang pagre-range ay may iba't ibang panahon. Kung tag-ulan, medyo delayed konti yung ating pagre-range. Kung taglamig, ayan, delayed din tayo ng konti. Kasi kapag ni-range natin na masyadong maaga yan, or hindi pa akma sa panahon, eh malalagasan tayo ng sisiyo. So ano po ba ang dapat at tama? Ang pagre-range po, mayroon po tayong tinatawag na mini-range. Mayroon po silang tamang housing na kapag umulan, makakapasok sila, hindi sila mababasa. Hindi man lang sila maaanggian, dapat. At kapag naman mainit, ay may tama pong silungan o shelter para hindi sila ma-damage or ma-stress. Diyan po nag-uumpisa ang lahat ng problema kapag sila ay na-stress. At dapat din po yung feeding natin ay akma sa ranging or doon na tayo pumapasok sa stag developer. Yung pong ating mini range na yan, may housing na nga na ipinaliwanag ko sa inyo, ay controlled po natin sila. Mayroon po silang net na hindi sila makakalayo ng malayong malayo. Malaya sila, pero hindi sila makakalayo dahil napakadelikado. Pag nakapunta sila doon sa mas malalaki sa kanila, sigurado, bubugbugin sila. So, i-hold natin sila ng at least 2 weeks doon. Pero, dyan na din natin makikita yung feather pecking. Yung nagtutukan ng balahibo. Isa lang po ibig sabihin yan. Masikip po yung kanilang kinalalagyan. Paluwagin nyo yan. Siguradong hindi po yan magkakainan ng balahibo at mga laman nila. So kapag alam natin na kaya na nila dun sa range, mini range, ay ililipat na natin sila dun sa tinatawag na big range. Doon, malaya na sila kahit saan sila pumunta. At daan-daan, matututo na silang dumapo sa mga punong kahoy. At may mga techniques po dito. Yung pong ating mga puno na malapit sa ating range, nilalagyan po namin yan ng hagdan para daan-daan silang makakyat dahil hindi nila kaya pang direktahing lipad yan. Ako po'y kampante na kapag ang aking mga sisiyo ay dumada po na sa puno. Mas safe po sila sa mga kalaban nila at yung pong amoy ng ipot nila, hindi na nila malalanghap. Iwas din po tayo sa respiratory problems. Dito po sa ranging, dito po natin na-encounter yung iba't ibang uri ng problema. Unang-una, sakit. Pangalawa, yung mga pupuksa sa kanila. Yung mga pagtutukaan na yan, ng balahibo, yung away, no? So, yung suffocation. So, dito iba't ibang uri ng problema na ang haharapin nila kasi nasa range na sila. Ulanin, arawi na sila dyan. Hamog, everything, lahat, andyan na. At yan naman po ang ating tatalakayin sa susunod natin pagkikita. Dahil dyan po napakarami ng dapat nating solusyunan. Mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Kaya abangan nyo po sa susunod na episode, sa susunod na Sabado, dito lang sa Chicken Talk, sa Liga ni Jap Gagalak. Jap Gagalak po ng Live Wire Game Farm. Maraming salamat po. Okay, tuloy natin yung ating panayam with Mr. Engineer Vic Sechas. Vic, you were one time, ikaw yung nag-organize ng association dito, di ba? Ng Bakbakan, tama ba? One of the founding members. One of the founding members. Yes. Ng yung local association. Local association, which is, anong pangalan? GPGBI, Group of Palawan Gameful Breeders. Incorporated. Incorporated. That was 2005. Okay, 2005. And you were the
Naunang presidente? Hindi, ako yung pangalawa lang. Pero, pangalawa? Nauna is si Boy Rodriguez. Ah, okay. Kaibigan si Boy Rodriguez. And then after his term, ako na yung sumunod. Ikaw? Gaano nakatulong yung pagkakaroon ng isang association dito? Ay, napakalaki. So, before, ang sabong natin dito, hawk fight. At saka meron din tayong derbies. Pero lahat takot sa Maynila. Yung stag derbies, walang nagpapastag derby. Although, bago yun, nag-organize na ako ng maliliit na stag derby through screening lang. Okay. No? So, nag-iikot kayo? Nag-iikot kami, screening, tapos sa... one month before the derby, ganun. Hindi, medyo mas maaga ng konti, pero nung stag pa siya, siguro mga 4 months yung mga manok. Pero wala pa kaming masyadong knowledge. Walang association? Wala pang association. Okay. So, gano'ng karami no nag-umpisa yung GPGBI? Nagsimula kami sa mga 25 members. Lang, no? And then, after a while, nag-start kami, ang bilis ng, kasi marami pang mga medyo hesitant sumali dahil nga medayaan daw. Tapos, nalaman namin yung sa Manila na meron ng grupo ng bakbakan. Ano? So, yun, in-invite namin, tapos nag-apply kami, naging member kami ng federasyon. Nung nalaman nila, nakita nila yung banding ng mga stags with the merong representative yung national, dumami na. Oo. So yung derby namin na nagsimula kami sa 5 stag, 7 stag, naging 8 stag. Mm-hmm. 8 stag. So, ilang taong ka nag-serve as president ng GPGBI? 4 years. Dalawang terms. No? Dalawang terms. Oh, 4 years. So, magmula doon sa 25 members original, nung bumitaw ka, after 4 years, ilan na? Mga 75 members, close to 100, maraming guest entries. Pero, okay. 75 active. Did it help na na-expose yung mga breeder dito? Like, alam mo na, may mga sila Henry Arp, sila Michael Decena. It was the start, no? Kasi nung ako yung nag-spearhead ng grupo, ipon-ipon kami ng manok. Sali tayo sa Maynila. No? Sali kami. So, sumasali ka as a group? As a group. Okay. So, nakita nila, kaya naman pala. Pwede naman pala tayong manalo. So, nag-introduce na yung national derbies. Sumasali na kami. Okay. So, excited lahat. Excited lahat sa makatungtong ng Araneta. Ilang pangarap lahat ng mga... Lahat naman, ganun, di ba? Anyway, yung mga ibang question yan sa mga, kay Jun ko itatanong yan, kasi si Jun na yung ngayon, di ba? Si Jun na. Pero, talagang malaking bagay na nagkaroon kayo ng association dito. Malaking bagay. So, parang na-open yung door sa ang sabong hindi lang Palawan, kundi buong Pilipinas. So, dumami rin na nagbe-breed? Dumami din. Kasi we started yung maliit na 250,000. And my term, nagkaroon kami ng 1 million, 2011. Okay. So, nagsimula nang mamili yung mga tao ng mga imported kasi may pupuntahan na eh. Meron na silang tinatago. Meron akong tatanong sa'yo. That time na nagkaroon ng Thunderbird Palawan Challenge dito. Di ba nagkaroon ng biro na pwede na sa Thunderbird Challenge? Nabuksan ba yung mata ng mga taga-Palawan na ito palang klase ng manok? Di ba? Yes. Exposure. Prior to that, meron na rin namang mga invitational, pero lahat ng taga-Palawan, spectator. No? Merong ibang big time na sumasali, pero never nilang na-imagine na pwede silang sumali. Nung nakita nila yung pumunta yung Sabong Challenge, yung mga idol, pumunta lahat. No? So, nakita ng mga tao, gagaling ng mga manok, so meron na silang standard. No? Ito yung gusto kong magkaroon. So, nagsimula yun. Contribute. Alam mo, palagi ko sinasabi, kasi Thunderbird Challenge was a crazy idea of mine. Eh. Mm-hmm. Nag-umpisa kami sa Boracay, 2010, tapos yan. Lagi kong sinasabi, years later, sa lahat ng Thunderbird Challenge na ginawa namin, pinaka-responsive na crowd yung mga taga-Palawan. Talagang pumapalakpak, tumatayo, di ba? Talagang grabe yung appreciation nila. So, hindi ko makalimutan talaga yung Thunderbird Palawan Challenge. Anyway, it was one of the most memorable Thunderbird Challenge na ginawa namin. So,
In a way, nakatulong yung Thunderbird Challenge. Nakita nila na ganito pala dapat ang standard ng yes, ano. Yes. Iba klase kasi nangyari dun eh, di ba? Pagdala mo. Yung pagdala mo dun, parang yung lugar na pinagsabungan natin, parang isolated yun, hindi naman maraming tao. Buong Palawan pumunta eh. Pumunta dun. Pumunta. Halos talagang gusto manood. At saka siguro, maganda ang promotion natin. Pang promotion ng Thunderbird. Talagang, tinunta, iba hindi nagsasabong, nanood lang eh. So, actually, the idea ng Thunderbird Challenge was, ano eh, yun nga, it's sabong tourism. Diba? Talaga. Kaya dinala natin Boracay, sumunod Palawan, nagpunta tayo ng Dakak. So, yung mga tourist spots, doon tayo naglalagay, doon natin ginagawa. Yes, at saka dahil din doon kasi yung pananaw ng mga magulang sa mga bata, huwag kang magsabong. Nung nakita nilang mga respectable people yung mga nasa likod ng sabong, parang naging acceptable na rin na pwede na magsabong. Oo, hindi pala masama to, di ba? Mga kagalang-galang na tao yung mga nandito. Kaya nga, hindi pala pangtambay lang yung trabaho ng sabong. Okay. Mamaya po, itutuloy natin itong ating interview with Engineer Vic Sechas after these few reminders from our sponsors. Pabalik po tayo. Somehow, yung choice natin ng palabong yun, yung nag-reflect ng personality natin. Medyo parang hindi naman sila gwapong-gwapo, no? Pero ibang klase yung dating. Hindi ko intended magbenta, pero pag merong lumalapit sa akin, magbenta ako. Pero parang passion, kung na-appreciate nila yung result ng passion ko. Hindi ka uurungan, lahing palaban, at walang kinatatakutan. Itong red na to, ito yung three lines, no? Three bloodlines. Okay. Lemon, white, at saka Mitra 56. Ito namang white na to, this is without lemon. Okay. Those Mitra 56 with white. Okay. Two-way lang ito. Okay. Yan yung mga red na medyo... So itong white na to, itong pair na to, ito yung typical three-way cross. Na three-way cross. Okay, nagbabalik po tayo dito sa Chicken Talk with Mr. or Engineer Vic Sechas. Vic, daming puti. Naintriga ako. Ano ba sila? Ano ba itong, ito na ba ang base foundation mo? Ito na ang baseline mo ngayon? Ang combination. Yan ang yung product na gusto kong ma-identify sa akin. Okay. No? Ano sila? Ano composition ito? Mahabang istorya yan eh. Okay. Nag-start ako mag-breed 2004. Yan pa rin yan. No? Kasi nag-start ako kung ano ko lang, kwento ko lang. Nag-start ako dahil sa mga Oriental Fowls. Namimili ako ng manok dati, naglalaban ako since 1997. Kung sinayang Oriental, Mitra ba yan? Mitra. Okay. Mitra 56. Meron akong kaibigan, dating handler ni Speaker. Kaibigan ko eh, pinalaban niya sa akin, 23 na manok. Out of 23, 22 wins sa one draw. Wow. Multi-winners pang iba. Yan yung mga original na Mitra 56. Original. Na kung pumalo, hindi mo alam kung saan nanggagaling. Oo, yung tipong pag pinalo mo siya, minsan, natutumba na sila, lampas yung kalaban eh. Sa ibabaw yung kalaban, paglampas patay eh. No? Yung lumalampas na sila sa kalaban, nagpapaiwan pa. So, talagang... Yan ang gusto ko lang ikwento sa mga hindi inabutan yung mga Mitra 56 na araw. Dalawang beses sila ng champion sa Bacolod, International Derby. Nandun ako ah. 1988 na pag pumalo ang sama na itsura. Hindi mo alam kung asan yung paa, di ba? Totoo yan. Kasi bigla na dadapa yung kalaban, di ba? Very awkward, di ba? So yan yung mga dinevelop mo. Yun yung isa sa reason kung bakit ako nag-breed kasi by that time namimili ako. One time meron akong nabiling medyo mahal ang binibili kong manok doon eh. Meron akong nabili sa from Bacolod. Ini-spark ko dun sa Mitra. Parang wala nang laro eh. Na-off. So, panira. So, ito pala yung pwedeng panlaban. Kahit na ano sila. Offbeat siya, offbeat. Wala pang stag derbies nun eh. Hindi pa namin na offbeat. Talagang parang kamaron, lumulundag-lundag. So, yun yung reason. So, start ako doon. And then, I have my old lemons. Okay. Kasi parang
somehow yung choice natin ng panabong yun yung nagre-reflect ng personality natin. Eh. Medyo parang hindi naman sila gwapong-gwapo, no? Pero ibang klase yung dating. And then, so I started breeding. Initially, cross lemon, hiwalay, cross ako sa mga blues, sa dating speaker. And then, one time, out of the blues, merong lumabas na white. Okay. Blue and blue mating. Lumabas na white. So, parang gusto ko rin ma-identify na as a breeder, yung passion ko, maiwan ko na legacy, yung ganun ko. May ibang kulay. Okay. Kasi alam naman natin pag blues is speaker meter. Ito na etiketa mo. Yan na, parang yun ang signature line. No? And then, yung tatlong yun, combination yan. So kung ano nakikita natin puti, combination yan ng tatlong bloodline. Blues, Mitra 56, ng lemon, okay, at saka ng white. Ang white ko eh, galing yun kay Congressman Wakna. Crossland White. Ano yan? Kaibigan din natin. So anong fighting style na nabuo sa kanila? Nandoon pa rin yung offbeat. Nandoon pa rin yung offbeat. Nandoon yung cutting, no? Kasi sometimes lumalabas yung pula out of the white mating. Cutting from the lemon. Oh. Pero pag once na naglabas silang white, talagang fit out. Uh-huh. So parang yun. Tapos yung record nun, the first year ko, walang natalo, all the konti lang eh. Okay. Out of 14, mm-hmm, walang natalo kahit isa doon. Okay. Second year, nag-breed uli ako, kasi parang hindi ko pa rin gaano gusto dahil walang power. Mm-hmm. Pero nung lumabas yung record nila, walang natalo. So inulit ko next year. So ito na, siguro na fourth year na ako nito. Fourth year na. So mabilis sila? Brainy, parang lemon yung style, na offbeat. Uh-huh. Kasi yung manok ni ng Crossland White, medyo offbeat din eh. Uh-huh. So parang nag sila. Uh-huh. Hindi ka naman nahihirapan na i-perpetuate yung line. Siyempre, nandiyan. Napakadali. Nakuha mo na yung ano. Napakadali. Kasi dati nag-single mate ako, pero lumabas na different crosses. Uh-huh. Alos pareho yung winning percentage. Okay. Kaya parang madali. So, the different families, dire-diretso lang. So, walang tapon. Mm-hmm. Hindi sila late maturing? Hindi, nilalaban ko sila sa stags. Actually, tatlong association kasi yung sinasalihan ko rito eh. Okay. Meron akong Manila, yung LGBA. Although, parang medyo mahirap yung biyahe, hindi ko pa na-perfect yung gaano kagandahan ng score. Dito sa local namin, under ng digmaan, champion ako nitong nakaraang, actually, past 2 years, no? Okay. Last 2 years, champion din ako, pero ibang pangalan pa yon. Local event namin. At saka, stag fighter ako sa aming circuit ng stags dito, using white. Using itong mga to. Okay. Kilala naman yan dito sa amin pag white na. Aha. Ito na yung mga Palawan whites. Tawag ko dyan, bulak dumo. Bulak dumo. Bulak dumo. Okay. Ikaw ba, Bake, nagbebenta ka naman ako? Hindi ko intended magbenta, pero pag merong lumalapit sa akin, nagbebenta ako. Okay. Pero parang passion, kung nag-appreciate nila yung result ng passion ko, nagbebenta rin. So, pero yung mga lumalapit, yes, na hindi matanggihan, yes, binibenta mo. Nagbebenta ka rin ng pang-breeding? Pwede. Talaga? Maraming lalapit sigurado sa'yo. Welcome. Sinasabi ko lang sa'yo, maraming tatawag sa'yo after this. Anyway, so, you're only breeding 200 pero hindi ka magdadagdag, wala kang planong magparami. At the moment kasi, meron akong 7-hectare farm. Gusto ko munang mag-concentrate sa trabaho, pero at the same time, yung 200 ko, minimaintain ko pa rin. Okay. So, napapatanda, yung mga nabanggit mo kanina, meron mga pula at saka ano, actually, mga nag-breed ako ng lemons, okay, pero majority white, so off-color ko yung reds eh. Mm. Yung ibang kulay dito, yan yung mga medyo matatanda na dati ko pang binibreed. Hmm. Pero last year, siguro nasa 80% ang white ko. Okay. Sabi mo, medyo busy trabaho. Ibig sabihin, magandang negosyo? Marami bang project? Medyo. Sa laki ng development ng Palawan. Marami nangyayari. Talaga ang dami. Marami bang hotel sa tinatayo? Marami. El Nido, Puerto Princesa. Talaga. Talagang mamimili ka na lang. So, nag-iipon ka muna ng pamusta?
Hindi naman, kaya lang hindi naman masyado, kaya lang hindi ko rin kayang tanggalin eh, passion eh. Ah, naman. At saka, at saka hilig eh, hilig talaga. Ah, hindi, huwag mo tatanggalin, tatanda ka agad. Anyway, babalik po tayo with our interview kay Engineer Vic Sechas at tanungin natin ano naman plano niya in the future dito at ano pa bang mga bagong balita dito sa Palawan pagdating sa larangan ng sabong. Pagbabalik po ng Chicken Talk. So problema naman sa Puerto, wala pa kami franchisee, no? Walang sabungan dito. Welcome po rito, magandang breeding area ang Palawan. Kasi may mga lugar sa Palawan na talagang maganda ang moisture, maganda yung terrain. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inupo. Okay, we're back with Engineer Vic Sechas, ang ating pong featured breeder dito sa Palawan. Vic, Palawan, isla, maligid ng dagat. Wala bang problema sa pagbibreed? Hindi ba apektado? Magandang breeding dito. Maganda? Maganda ang breeding dito. Maganda yung klima dito. Kahit na malapit-lapit sa dagat, okay lang. Hindi naman, ang problema naman sa dagat, yung direct blow, eh, no? Saka malapad naman yung Palawan. Ah, so, malapad siya. Gitna, dami, katulad dito, mountain range, medyo sa gitna tayo ng bundok, eh. So, although hindi ganang kataasan, pero maganda dito, moisture. Problema lang dito, konti, yung mga musang, no? Ah, yung natural wild, predators. Wild, natural predators. Uh-oh. Nakakaw, hindi gaano, hindi problema rito. So talagang maganda kung yung mga gusto mag-breed dyan, magandang breeding place ang Palawan. Magandang Palawan. Oo. So, meron na bang mga hindi taga-Palawan na dito nagbe-breed? Meron na rin, pero problema kasi distance eh. Yung pagbabiyahe ng manok. No? Pero sa breeding gusto mag-propagate, maraming magandang lugar, magandang lugar ito. Ngayon, Vic, anong status ni Palawan as a rooster producing province? Marami na rin bang bumibili? Marami tayong mga prominent commercial breeders dito. Okay. Na kilala na rin sa ibang lugar. Ah. Na sumasali. Ah. And the name of Gab Chairman. Ah. Pero kasi encouragement din eh, yung motivation para mag-commercialize. Ah. So commercial in a sense na local lang dito yung commercial breeder. Market niya local, national. Okay. Yung dito sa akin, for example, marami ring tumatawag sa akin from labas, no? Kaya lang pinagbibigyan ko naman. Kaya lang talaga lang hindi lang ako nagpo-promote na ito yung ano ko nagbebenta ako. Kaya pero maganda kung gusto ko kasi ang tingin ko kasi sa sabong, kung gusto mo magkapera, magtrabaho ka. No? Kung gusto mong maglibang, sabong ka. Ibig sabihin, kung talagang i-alok mo, i-advertise mo, maraming potential. Marami. Kaya lang meron ding iba kasing potential apart sa case ko na pwede namang pagkakita ang iba na... Oo nga. Hindi naman talaga yun ang iyong bread and butter. Naman, okay. But there are... Of course, may mga ilan dito na mga kilala na rin sa Manila. Umibili na yes, rin, yes, di ba? Yes, yes. So, sa ngayon, ano tingin mo ang status ng breeding dito sa ano? Marami ba ang kailangan improve o isa sa number one factor dito, yung sabungan. Sabungan, so, okay. Kasi kung walang magandang promotion, hindi nakaka-encourage ng breeding eh. Okay. So wala namang magsisimula ng commercial kaagad sila kung hindi sila sisikat muna rito. So problema naman sa Puerto, wala pa kaming franchisee, no? Wala, okay. Walang sabungan dito eh. Nagkaroon sandali, tapos natin. Special permit lang yan, wala pa rin. So, yung huling franchise dito, more than, siguro, mga 20 years ago. Mm-hmm. Franchise. Nag-start ako rito magsimula ng sabong 20 years ago. Oo. Wala pang special, wala talagang franchise. And when you say Puerto, halos yun yung pinaka-Metro Manila ng Palawan eh, no? Yes, at going to the next cockpit is 100 kilometers or 50 kilometers. No? Ganun na kalayo. Ay, siyempre, kasi ang mga munisipyo rito, bago ka makarating, 100 kilometers. Sa laki ng land area ng Palawan. Ang puwerto. So kung walang promotion na maganda rito, mas mabilis pa yung Maynila. So anong problema?
siguro maka-establish na magandang sabungan at magandang promotion. Yung isa sa mga yon. With regards to breeding, kung mayroon ditong magandang promotion, madali. Marami na akong kilala rito na large scale na yung breeding nila. Okay. No? Nag-market din sila sa Manila. So, yun yung mga maliliit na ngayon, eh, mas marami pang pinuproduce kaysa sa atin. Oo. Pero, alam naman sa... Ito ba, no? Hanggang 500 heads, nakakapag-ano na sila? Meron. Meron na. Pero mabibilang naman natin. Oo. Pero yung sabihin, capable mag-produce ng ganun karami rito, ng 1,000 heads, 1,500 heads sa isang lugar. No? Particular dito sa lugar ko, Bakungan. Kasi sa Bakungan na ito ngayon, marami ng mga breeders na dito na pumupunta. So marami na akong neighboring breeders dito sa Bakungan. Okay, magandang lugar eh. Magandang lugar. Anyway, of course, ang unang nagpakilala sa Palawan sa larangan ng sabong is Quicken Mitra. Yes. Kung hindi sa kanya, eh, hindi rin pag-uusapan yung Palawan. Diba? Ang kagandahan din nga sa sabong, hindi mo alam na, siguro dahil na rin sa media exposure, ano? Kahit saan eh, as far as Zamboanga, talagang Region 1, may nakakilala sa atin at alam yung manok natin. So, nagugulat na lang ako minsan bakit ganun. Pero although hindi naman talaga ako talagang intentional na magpakilala. So, are you encouraging yung mga tagalabas na mag-breed dito? Yes. Actually, isang kaibigan natin, si Beltran. Si Beltran. Dati siya rito ngayon, nagpapahanap sa amin ng lugar dito. Gusto niyo bumalik dito kasi wala kaming bagyo, walang nakaw, walang peste. So yung wala pa rin kayong bagyo. Ang Mindanao may bagyo na. Oo, pero bihira-bihira ang bagyo rito. At nakaraan may bagyo raw, pero wala namang naramdaman. So talagang hindi siya nakakasira sa breeding. So si Beltran magbe-breed na uli? Gusto niya rito, Batangas kasi siya eh. May problema raw bagyo eh. Talaga? Kasi naapektuhan yung lugar nila sa bagyo. So parang gusto nila uli dito. Beltran, laban na laban sa mga big time nila. Okay. So, other than, medyo malayo nga lang, pero other than that, dito ba mura lupa? Mura ang lupa dito. Maraming available na lupa, maraming nakatiwangwang na lupa. So, okay. Kung nagbabiyahe ka, kita mo panay gubat, no? At saka rolling yung terrain. Marami rito. At saka pwedeng mga breeders from different places. Pwede rito dahil marami parkila kahit hindi may ako. Okay. Vic, ano bang may advice mo? Parting words? Baka gusto mo imbitahin yung mga nanonood na kung saan naghahanap sila ng farm kaysa yung iba, naghahanap sa Bacolod. Yung iba, naghahanap kung saan. Meron nga akong kilala. Like Eric De La Rosa sa Mindanao pa nagbibreed, di ba? Ano ba pwede mong address sila? Yes. Welcome po rito. Maganda kong breeding area ang Palawan. Kasi may mga lugar sa Palawan na talagang maganda ang moisture, maganda yung terrain. Talagang eksakto for breeding. Although hindi naman generally ganun ang buong Palawan. Pero there are places in Palawan na talagang ideal for breeding. Maganda ho rito. Number one, konti pa yung sakit. At saka yung isang problema ng mga breeder sa Luzon na nakaw, dito ho, hindi ho ganong problema yan. Kung meron man yan, yung mga from the inside lang na ilang piraso. Pero talagang walang syndicated na organized na nakawan dito. So, apart from that, mura yung farmhands, yung pinaka ano lang rito yung travel, no? Pero kahit saang lugar ka naman sa Pilipinas, pag magandang manok mo, pupuntahan ka. One hour din naman eh, to Bacolod, ganun din eh. Yes. Okay. Puerto Princesa is just parang mas malayo pang magbiyahe ng Batangas. 1 hour lang to eh. Okay, Big, ikaw, you're 52 years old? I'm 52. May apo ka na, wala pa? Wala pa. May anak mo, may mga asawa na? Wala pa rin, pero hindi ko walang makahiligan, ano eh. Yung although yung isang anak ko, eh, nagbibiterinaryo, pero yung dalawang lalaki ko, walang hilig eh. Okay, eh, hindi na nakapagtaka yun. Marami ng video games ngayon eh. Nung araw, wala tayong video games eh. Kaya nga. Anyway, yan po ang ating very fruitful interview. Marami tayong natutunan dito kay Vic, all about Palawan. At sana po, i-consider ninyo na dito kayo mag-breed sa Palawan. Unang-una, mura eh. Murang mamuhay. Saka survival rate ng manok dito maganda. Oo. At saka, ang sarap ng isda dito. Ang sarap. Yeah. Alam mo, ganun ako dati eh. Halos linggo-linggo, nag-order ako ng isda dito sa Palawan eh.
Anyway, Vic, marami salamat. Sir, welcome. Nakabalik ako dito. Malamig pa rin ang kamay mo. Ika nervous yan. Anyway, marami salamat po mga ka-Chicken Talk. Magmula dito sa Palawan, sa from the Bulak Damo Game Farm. Ako po si Kalan Dulusong. Dito po sa Chicken Talk. Mabuhay po kayo. Marami salamat po. Magandang araw po.